Ang halamang masagi lang ng kaunti ay agad na tumutupi na tila nagtatagot na hihiya. Bakit nga ba nahihiya ang makahiya? Ang Mimosa pudica o mas kilala sa tawag na Touch Me Not at dito naman sa atin ay makahiya ay kalimitang matatagpuan sa South at Central America at sa mga tropical na bansa gaya ng Pilipinas. Kaya tumitiklop ang dahon ng makahiya ay para sa survival nito. Hindi lang makahiya ang halamang may kakayahang gumalaw ng biglaan, kagaya ng Venus flytrap, ang carnivorous plant, at ang isa bang halimbawa ay ang halamang pinaglalaroan noong ating kabataan, yung sumasabog kapag nilalagay sa tubig o kapag nilalawayan. Ang Venus flytrap, exploding plant at makahiya ay mayroong common characteristic. Ito ay ang tinatawag na gnostic movements. Ang gnostic movement ay ang paggalaw ng halaman bilang response sa iba't ibang uri ng stimulus tulad ng reaksyon ng halaman mula sa liwanag o sikat ng araw. Ito ay tinatawag na photonastic movement. Example niyan ay ang sunflower na siyang dahilan kung bakit ang sunflower ay laging nakaharap sa araw o sa liwanag. At ang sa makahiya naman ay tinatawag na seismonastic movement na nagre-react ito through touch. Sumasarang dahon ito at nagbibend ang stem ng bahagya na nagmimistula itong nalalanta. Kaya nahihiya ang makahiya ay para magsilbi nitong proteksyon laban sa mga predator. Napakaraming tinikna ng makahiya kaya mayroon itong paunang panangga. Samantalang ang pagsara ng dahon nito ay nagdudulot naman ng pagkalito sa mga herbivore na hayop na dahil nagmumukha na itong lanta at naka-expose na rin ang mga tinik nito kaya nawawala na ng gana ang mga magtatanggang kumain sa makahiya. At yan ang dahilan kung bakit nahiya ang makahiya. Pero alam nyo ang totoong nakakahiya? Yun ay ang sobrang dami mong kinain kamote kaya wala sa lugar kang nagpasabog ng matindi. Matinding amoy. Ngunit, bakit nga ba nakakautot ang pagkain ng kamote? Mag-isip at alamin ang sagot sa mga tanong na, bakit?